Antetokounmpo Bros, mga idol, balak ng maglaro para sa Greece National Team. Yan, mga idol, of course, si Yanis, etong si Alex, si Thanasis at si Kostas Antetokounmpo. Of course, ang aabangan ng lahat ay si Yanis Antetokounmpo. Pero siguro may maaambag din naman itong si Thanasis at si Kostas dahil sila rin, mga idol, ay respectively mga NBA players. Pero nga, mga idol, sigurado pati tayo, si Yanis lamang ang aabangan dito nga sa paglalaro sa kanilang national team. Dahil sigurado yan, mga idol, may dodomi na itong si Yanis Antetokounmpo sa FIBA. At pag-usapan naman natin, mga idol, ang eldest, ang panganay neto ni LeBron James na si Bronny James. Legitimate option nga daw para sa kanya na maglaro sa NBL next year. Mukhang balak i-skip na ito nga ni Bronny ang college para maglaro sa professional level. Well, marami tayong nakikita ang NBA prospect, mga idol, na ganyan ang gawin. Dumediretso na ang mga idol sa mga pros para nga mas maganda ang kanilang experience. Si LaMelo Ball, mga idol, dito nang galing at nakita naman natin na magandang naging resulta nun. Mas naging experience niya siya at naging ready. At mga idol, mukhang ganun ang balak na gawin neto ni Bronny. Ayaw niya na ang mga idol yatang mag-college dahil mayroon pa nga pag-aaral doon na kanyang iintindihin. Pero kung diretso na nga siya sa pros, kagaya dito sa NBL, ay basketball na lamang ang kanyang iintindihin at makakapag-focus nga siya sa paghahanda sa NBA. Kaya nga, mga idol, para lang naman sa aking opinion ay maganda nga ang option na diretso na sa professional league itong si Bronny. Mas maihahanda nga siyang, mga idol, at sigurado mas marami nga siyang matututunan pagdating sa basketball kaysa maglaro nga siya sa college team. Pero ngayon nga, mga idol, ay pag-usapan natin ang ating panghuling balita na patungkol nga dito sa proposal trade, 3-team trade, Lakers, Knicks at Jazz. Sabi ni Mike Scotto, mga idol, na nag-usap nga daw itong tatlong team na ito about sa potential 3-team trade. At ito nga, mga idol, ang proposal dyan. Marireceive ng Jazz itong si Russell Westbrook at siya ay mabobot out. Tapos makakareceive sila ng napakaraming draft compensation. Ang Knicks makukuha si Donovan Mitchell, ang Lakers makukuha si Patrick Beverly, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic o kaya naman si Malik Beasley. Tatlong player, mga idol, para sa Lakers kapalit ni Russell Westbrook. Well, kung titingnan nga natin, mga idol, parang lugi naman ang Lakers dito. Nung nakaraan lang ay pinag-uusapan Russell Westbrook for Kyrie Irving, tapos ngayon ay pinag-uusapan na Russell Westbrook para sa mga role players. Kaya nga parang medyo hindi sang-ayon ang mga Lakers fans dito, mga idol. Hindi nga daw sapat ito para kay Westbrook, kahit nga hindi nga ganoon kataas ang kanyang value. Pero nga, mga idol, kung kayo ang tatanungin, sa tingin nyo ba fair na itong trade na ito? O lugi nga ang Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!